ang nakaraan, nakita nyo nga yung update na kung saan ibinahagi ko rin sa inyo yung naging dahilan ng aking mahabang pahinga, guys. So, sa video na to, ipapakita ko kung ano yung nangyari kasunod nung vlog ko kung nanonood ka man. Yung tanong, nanonood ka ba? Yun nga, this is the day. This is the day that the Lord has given. Ngayon, papunta kami ng Usap Hospital, mga 11 na lang kasi 12 PM yung admission ko sa ER and kailangan ko dapat mas maaga doon kasi hindi ko pa nakuha yung result ko. Laboratory test, x-ray, and all. Kasi sabi ng medtech ng mga staff doon ay kukunin ko na sa mismong date, which is ngayon, October 1. And yun, 12 PM yung admission ko, tapos 3 PM yung operation. Kailangan ko magdala ng isang tao na 18 years old and above. And yung dinala ko is 18 years old and above nga, mukhang 38 naman. Tapos masalamat na lang ako, di ba? Kasi may sumama pa sa akin. Mukhang 38 pero utak, 18 below. Hulog, hulog. Masalamatan na lang natin kasi may sumama pa sa akin, di ba? Siguro po, pamerendahan na lang natin siya mamaya ng Skype take tsaka mga thank you. At least meron merenda, di ba? Yun, sabi niya eh, siya daw yung sasama, so... Ay, nandito pala siya. So, tatambay lang siya sa lobby ng ilang hours. Hintayin niya ako. And yun, guys. So, I hope and pray na makuha siya. Hindi ko na alam kung i-document ko pa to or what kasi think magiging busy. Hi! Yung mga dadalhin na lang ay yung mga requirements para mamaya para may pakita akong mga documents. Diba? ID lahat. And, siyempre, hindi mawawala lagi ng alcohol. So, we're heading to the hospital. Medyo takot ako. Kasi may mga what ifs ako. Ito kasama ko. Boom! Ganda ng nose, diba? So, mag-work ka talaga. Isang wash na lang ng shock. Actually, shockwave lang naman. Laser and... Pero yun nga. Alright! Yun din yung akala ko dati. Pero medyo malaki nga yung stone ko kasi 1 cm siya at ilang percent lang yung chance na ma-wash out siya totally ng isahan. Pero bakit ko ba ina-square dito? Eto, makinig muna kayo. So guys, update kahagalan namin sa hospital. Pusli yung part na to ay medyo sad dapat yung eksena dito. And deserve niya ng sad music. And sad to say na hindi natuloy yung shockwave lithotripsy ko. Kasi may mas na better pa. May mas okay na option si Doc nibigay sa akin. Which is yung OR, operahan talaga ako. Kasi medyo masado na malaki yung bato for shockwave. And ayoko ng hassle. Okay lang, guys. Kaya tayo na kami gidudod. Okay, hello guys. So kahapon nga pumunta na kami ng hospital and I was just gonna take this chance na nandito na rin ako ngayon nag-shoot para to explain you what happened yesterday, no? Di ba pumunta kami ni Walter sa hospital and supposedly kahapon yung aking shockwave lithotripsy or ESWL or explain ko na lang dito and bakit di ko siya tinuloy? Kasi nung kahapon nga, lahat-lahat nandun na, naturukan na ako ng IV and ng dextrose, diba? And 3 PM dapat magsa-start na yung session ko. But then again, hindi natuloy. Nandun na nga ako, nakabiti na nga ako dun sa machine, diba? Tapos, hindi ko tinuloy kasi nakita namin ni Doc sa x-ray. No, within that day, nakita namin yung result. Yung bato ay sobrang 1 cm yung bato eh. Ipapakita ko, ito yung bato ko. And masyado siyang malaki for shockwave and parang hindi kakayanin ng isang session lang. And yung possibility na in-experience sa akin ni Doc ay baka pabalik-balik naman ako kapag matuloy. And yun nga guys. And actually, in the first place, yung narecommend naman sa akin ng medical center sa company ko is maggumawa ng undergo ng operation, ng major operation like PCNL or PCL. Something na bubutasan yung gilid ko at kukunin yung bato doon. At yun na nga yung mangyayari sa akin next week. And hindi natuloy yung shockwave kasi hindi niya kaya. Madudurog lang yung bato pero kakalat siya. May possibility na kakalat siya. So it's better na yung ganung procedure na lang, yung operation na lang kaysa dun napabalik-balik ako, di ba? Explain ko. Ay, taka-taka mag-explain. So yun guys, hindi ko alam kung ma-film ko pa ba yun kasi i-admit ako, i-confine ako sa hospital ng 5 days or 1 week sa healing process. And yun, hopefully makuha na talaga and samba na tayo. Nato yung pera eh. So yun guys, thank you for watching this vlog and dito na end yung video na to. See you in my next video.
Bago ko simulan tong video na to, ay gusto ko lamang i-share na yung shockwave ko ay dapat noong March this year pa dapat siyang magaganap. Ngayong year dapat siya magaganap, pero dahil lockdown, dahil pandemic, siya ay na-delay, and yung mga lockdown moments and pandemic moments ko ay makikita nyo sa isang channel ko. Follow nyo na, guys. Hello again sa inyong lahat, and hello sa aking outfit na parang nurse sa isang hospital. Yeah, saludo po ako sa lahat ng mga nurses and staff sa hospital. Tayo ay nagbabalik na naman ulit sa panibagong vlog, no? And this time, isi-share ko sa inyo yung aking naranasan and yung aking adventure. Adventure? Nag-hiking ka, boy? Hindi, yung aking journey. Big word, journey. Journey sa aking operation. Ang gulo kong mag-vlog. Pero bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa Lord sa lahat-lahat ng kabutihan niya and yung grace niya nga, di ba? And I just wanna credit him sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko this past few months and years, lahat man yan, guys. And sobrang tagal ko lang kasi inantay yung araw na to na ma-share ko sa inyo yung buhay ko and yung life ko in this in between 2 years na nandito ako sa lupa, and most especially sa operation ko na yun yung pinaka-recent na nangyari sa akin. Testimony ba to? Syempre medyo nahihiya ako at first kay Lord kasi may mga times na I'm being doubtful sa faith ko, I'm being so hopeless sa lahat ng mangyayari na parang nagtatanong ko na sa isip mo na posible bang mangyari ang lahat ng to? Salamat din pala talaga lahat sa mga taong tumulong sa akin at ginamit ng Lord as an instrument to provide comfort and needs, no? Lalong-lalo na... Wait lang, naubo ako. Kring dito COVID, ha? Especially yung Ama Subsimen Hospital. Sobrang laking tulong niya sa akin. And especially din sa taong nag-sponsor nito. And I don't think so na gusto niya ring ma-mention. Pero ayokong ma-mention yung name niya. Ma'am, alam mo na kung sino ka. And I'm really grateful dahil nakilala kita. And you made this possible. And I just wanna thank you sa lahat ng mga SMF brothers ko and leaders and pastors sa walang sawang pagdarasal sa akin para makamit ko yung araw na yun. And thank you din sa lahat ng mga nagbantay sa akin, sa lahat ng naging mahaba yung pasensya sa pagbabantay sa akin sa hospital. I'm really thankful, guys, and sobrang natouch ako. Currently, habang finifilm ko to, kung kakumustahin nyo ako, kung kakumustahin nyo lang naman ako, ha, kumustahin nyo muna ako. Ayun, okay naman ako ngayon. Sa ngayon ay fit to work na ako, and sa lahat ng aking medical, okay naman lahat, praise God. And kakatawag na sa akin ng office last 3 days ago or last week na I'm fit to work. And meron pa akong sasabihin, yung operation ko pala ay hulaan nyo. Magkano binayad ko, hulaan nyo. Tama ka, wala akong binayad. So lahat ng nangyayari sa akin dito ay may tawag dun. Yung tawag dun ay starts with letter G. Tama, grace. Lahat yon. Nising ko wala akong binayaran sa hospital and all. Pero yun nga din talaga. I'm really grateful. Napakapalad ko talaga and I'm privileged. Feeling ko kukunin ko na lang yung eyeglass ko kasi nagre-reflect. So, sa video ito ay gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin sa hospital, and pagpasensya nyo na ako, guys, kung hindi man ako nag-film or nag-video kasi may times na nahihiya ako at may times na wala ako sa mood or hindi ko talaga trip. At sa hospital talaga is very private at hindi pwedeng mag-film doon or mag-video-video. So, respect their policy. So, I hope mapapatawad nyo naman ako, diba? Mapapatawad nyo naman ako, diba? So, unang-una, October 1, 2020. Yan yung araw na supposedly na mag-shockwave lithotripsy ako. But then again, nung time na tuturukan na ako ng anesthesia ng isang anesthesiology, ay napaisip ako or napadesisyon ako sa mind ko na parang, Doc, wag na nating ituloy ito. Meron pa bang ibang option? And then that day mismo, or that moment, ay nag-pray ako kay Lord na, Lord, give me wisdom kung ano ba yung gagawin ko, kung itutuloy ko ba ito, or I just wanna, gusto ko lang magpa-second opinion kay Doc. And then, thank God granted me the wisdom na sinabi ko na wag muna ituloy, and sinabi ko sa doktor ko na other option na lang yung gagawin, no? Kasi yung shockwave kasi is very uncertain yung result, kasi baka may maiwan pang mga bato, and may mga hindi pa sure, pabalik-balik lang ako. So yun, sabi ko, mag-proceed na lang kami sa tinatawag na PCNL operation, or yung PCNL, wait lang, basahin ko. PCNL is a technique to use to remove certain stones in the kidney or upper ureter, the tube that drains urine from the kidney to the bladder, that are too large for the forms of stone treatment such as shockwave, lithotripsy, or uteroscopy. Kahat!
So yun, hindi makakaya ng shockwave ay PCNL to the rescue, guys. And I hope sana kapag nakikinig kayo dito or na-explain ko ng maayos yung PCNL, sana ay magbago na yung diet nyo, guys, at huwag kayong magaya sa akin. So kung tatanungin ako kung kinakabahan ba ako that moment, yung masasagot ko lang sa inyo ay yes, kinakabahan ako at some point na hindi dahil sa operation, kundi kinakabahan ako baka mas madelay pa yung schedule na ibibigay sa akin, kasi alam nyo na yung pinagdaanan ko is supposedly nga, diba, March yung operation ko, but nang delay kasi maraming mga seaman or mga crew na nagpapa-reserve or may mga process din that day at hindi ako maisingit dun. October 6, 2020, nung inadmit ako sa hospital, hindi muna ako inadmit that day kasi maraming pang process na kailangan pagdaanan, such as medical, even swab testing. Kasi sa mga hospital ngayon, I think protocol sa hospital ngayon na bago i-admit ay i-swab test muna baka para ma-confirm na wala talaga silang COVID. After pala ng mga process ng swab test, and praise God dahil negative naman ako, kung susumahin siguro yung time na pagpasok ko sa room is 6 p.m. And after noon, nag-dinner ako and tinurukan ako ng IV or dextrose. Pinag-fasting ako, hindi lang food but also liquid drinks. Pinag-fast na ako from 12 p.m. hanggang kinabukasan na yun, ha. After nun, mga 10 p.m. ay pinag-vape na ako ng nurse. Joke lang. Ng nebulizer para daw ma-expand or yung ma-expand yung lungs ko. Hindi ko alam bakit ba nag-focus to. Wait lang. Focus. So yun nga, para ma-expand yung lungs ko at makahinga ako sa operation. Hindi ko rin mag-guess eh. Comment down below sa mga medical students kung bakit ba kailangan ng nebulizer. Wala talaga akong karapatan maging vlogger. Hindi ako makapronounce sa mga words na maayos. So anyways, habang nagdadrama tong camera ko sa pag-focus. So October 7, 4 p.m. in the afternoon. Sinimulan yung procedure ng aking operation and nagtagal ito ng 4 to 5, almost 4 to 5 hours. Hindi ko lang sure kung kailan exactly nag-start. And ayun, kasi from 4 p.m, yun yung pagkakatanda ko sa orasan, 9 p.m. na ako nagising na nag-drain na yung anesthesia. And boy, sobrang uncomfortable ng feeling kapag nag-drain yung anesthesia kasi pangit, nilalamig ka at lahat. Kasi yung ginawa sa akin, general anesthesia, and tulog ako from the moment na inoperahan ako. Kaya chill lang. Focus ka nga, camera, please. Happy camera. Ayaw mag-focus. And afternoon, syempre, again, thankful ako sa bantay ko kasi yung unang bantay ko sa unang araw pa lang ay sinamahan na ako ni Darwin, and siya ay todo asikaso doon sa akin. Talagang pasyente talaga yung turing sa akin kasi nakahiga lang ako sa bed, and ayun, ang galing lang ni Darwin. Bro, thank you so much, bro. Hindi mo na kailangan mag-seaman. Pwede ka na maging nurse or caregiver. Mahirap din kasi hindi ako makatayo kasi nakasaksak sa akin yung dalawang catheter bag. Yung isang catheter ay isa... Paano ko ba explain to? Yung isang catheter ay naka-direkta sa galing sa kidney ko, at yung isa ay direkta sa private part. And yun nga, mahirap siya. Napaka-uncomfortable sa feeling. So sa mga unang araw, yung laman ng aking catheter bag ay pulang-pula at dugong-dugo pa. At fresh pa talaga yung mga dugo. May mga laman pa ng aking nepro. Or may mga laman pa ng... or mga tissues. Second day na at nakatayo na ako. And nakapaglakad na rin ako sa ibang ward at sa mga ibang pasyente. Kasi kailangan ko din ma-exercise yung paa ko. At hindi dapat manatili sa kama na nakahiga. Kasi kapag nakahiga lang ako, sobrang nahihilo ako. At pabalik-balik yung lagnat ko. And yun, shout out din kay Dudot. Kasi nung third day, siya na yung pumalit kay Darwin. For the meantime. At siya muna nagbantay sa akin. And yun, pasalamat din ako sa kanya. Kasi siya din yung nagda-drain ng ihi ko. And even sa punto kung nagpapalit or nag-assist ng pagsuot ng underwear ay nandun si Dudot. Dot, thank you. I really touch. Today ay nakaligo na ako ng mag-isa. Shucks, ang hirap. Ang hirap maligo ng ganun na may nakasaksak na catheter, may nakasaksak na dextrose. Hindi ko na-imagine pero nagawa ko yun na. Kailangan kong pag-shower ko, kailangan kong mailagan yung butas or yung sugat. Kaya yun yung challenging na part. And then, thankful din ako ulit ako sa isa pang bantay. Yes, marami akong bantay. Mga 150 sila, guys. Sinap, kasi siya yung nagdadala ng mga towels and mga essentials ko. So, siguro yun lang din. Akala ko kasi dati, madali lang siya. Akala ko, okay lang. Kasi na-excite din ako at some point na operahan ako. Pero hindi pala siya madali, guys. Grabe. Kakainis. Ayun, first 3 days ay sobrang hirap. Hirap makatayo, hirap makabangon. Talagang, para kanino ka bumabangon? Ang hirap kahit kumain,
ang hirap din. And then that moment talaga ay nagsisik lang ako sa Lord ng wisdom kung ano ba talaga yung plano niya, ba't nangyari yun, ba't kailangan mangyari yun, guys. And pero grabe din, no, 9 days na ako, na 9 days ako doon na nakaratay din, palakad-lakad lang din, nandun din ako. Ako yung nanalo doon sa best in pangmatagalan patient of the year. Yung ibang katabi kong ward, ako na operation is very mild lang, napaka mild lang kasi gallstones lang din. After 24 hours, pwede silang makauwi. Then, except sa case ko na kailangan ko talaga magpahinga kasi nga maraming dugo yung lumalabas sa nepro ko or sa kidney ko. Pero I believe that God is at work that time and even now, no? Kasi nung nandun ako, God is giving me strength and manifesting His love and comfort sa mga taong tumulong sa akin, sa mga taong nag-pray. Damang-dama ko yun, guys, na nandun ako sa hospital. Though hindi ko man siya ma-express kasi nga parang that time parang lutang ako. And hindi ko alam kung paano ko mag-grasp lahat ng mga nangyayari. So thank you, guys, and hindi ko man kayo ma-mention isa-isa, but I'm still thankful. Thankful ako sa mga nagbisita sa akin personally, si Jai, si Pastor Rayan, and sa mga nagpadala sa akin ng food, nag-sponsor, lahat, guys. Thank you so much. I really appreciate it. Bago tayo magtapos, ito yung mga videos na kinuha ko last day namin sa hospital. Kala nyo, inom ako tubig na. Hindi tamber to. Yeah, so it's been 3 days. 3 nights. Ubo pa rin ako. Ang hirap. Gumalaw, guys. Ah, sakit. Talaga kami sakit dito. Wait lang. So nakita nyo, wala na akong suwero, wala na akong anything or hospital dress. Kasi bukas ay, it's my last day. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So it's my 9th day of admission. So inoperahan nga ako nung, huwag muna ako maingay kasi may mga tabi akong ward. Inoperahan ako nung October 7 sa aking right nepro. Nepro. Right kidney. Because I have kidney stone at hindi siya nakuha nung shockwave kaya. And yeah, medyo hindi siya masakit. Siguro kung i-rate ko siya mga 5 out of 10 yung pain tolerance nito. 2 days ago or 3 days ago ata. Kulang nalaman, no, na meron palang nepro tube na nakatusok dito sa aking tagiliran. Kaya medyo masakit gumalaw. Yun, bukas ay tanggalin na rin yung aking catheter. Yes, and nepro tube ni doktor. Hindi rin ako makapagsalita maayos kasi kapag masyado akong dumaldal, inuubo ako. So yun, Lalo Remedios is lucky. So yun, guys, di ako naka-update kasi I'm so busy resting. Kabantay sa kanya ngayon, si Nat-Nat. Hey, Nat. Nahihiya siya, guys. Hi, guys. Last day. Pre-nantay pa namin si Doc. Kali, Doc. So, guys, kakakuha lang ng stent tsaka katitero. Oh, ito itsura ng stent. Ito itsura niya. Sa loob ng kidney ko. Ang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang dami. This is my bed. Anyways, yung realization ko lang ngayon is yung para masabi ko din sa inyo na yung plano ni Lord ay hindi lahat smooth. Hindi lahat sa lahat ng oras ay smooth. Minsan, ina-allow niya yung pain in order for us to be crushed and to humble ourselves na lumapit sa kanya, guys, sa mga ganyang situation. And lalong-lalo na ngayon, this COVID na napaka-uncertain ng nangyayari. Hindi mo alam, pagkalabas mo ng bahay, baka mahawaan ka or what. But then, continue to pray, continue to seek God's wisdom and be intimate sa relationship niyo sa Lord. And gusto ko rin sabihin and sa mga lahat na mga nag-aantay na nakaitagal na kanyang line-up na so kung feeling niyo na malabo na lahat yung mga nangyayari sa buhay nyo, ang labo na ng pananaw nyo sa buhay, baka sa ibang perspective kayo nakatingin, baka sa sarili nyo na or sa mga bagay na hindi naman dapat. So yung ano ko lang, yung tanging matitip ko lang dito is we should really fix our eyes to Jesus, we should really focus our eyes into Him kasi God will surely provide naman sa lahat ng mga gagawin natin. And yung kailangan lang natin talaga is maghantay and magpray and also to persevere kasi I know and I believe that He will surely give strength sa kahit anong bagyo man ang buhay mo ngayon na naranasan mo o tinatahak mo ngayon kasi that's life. God didn't promise storm-free life but He promised us na nandun siya lagi at all times. At the end of the ages, di ba? I guess dito nagtatapos yung aking video and I hope marami kayo natutunan and I hope may paki kayo sa mga nangyayari sa buhay ko. Kung meron man dyan, comment down below and
mag-ingat kayo lagi. And abangan nyo na lang sa susunod na vlog. And marami pa akong ginagawang content bago ako sumampa. Abangan nyo na lang, guys. Thank you. Ingat po. God bless.